ganun. Pagmata. Halloween is a demonic celebration. Sa panahon nga nagselebrar ka sa Halloween, imong gi-welcome ang presensya sa demonyo o imong gisalikway ang presensya sa Ginoo. Ang tinuod nga Kristohanon dili na mag-celebrate sa demonyo. Ang tinuod nga Kristohanon dili na mag-apil-apil sa kalihukan na pangkalibutanon. Iyon, ang celebration daw ng Halloween ay celebration ng demonyo. Di talaga lubos na unawaan itong mga pastora ng Born Again, putak ng putak, ang akala nila ang Halloween ay ang horror parte. At ito din ang sabi ng isang pastora na Born Again, na ano daw, di dapat ipagdiwang ang naturang selebrasyon. Celebrate makagdemonyo kung tinuod kang anak sa Ginoo. Sa panahon galing aga-celebrate kag Halloween o kanang kalag-galag, ikaw mismo go-open porta sa mga witchcraft. Ikaw mismo... Oh, yun. Ang pag-celebrate ng kalag-galag, All Souls Day, ay pagbukas ng pintuan para sa mga demonyo. Pero, si Manny Pacquiao, born again na yan. Di ba ba? Mangangaral na sa born again. Pero alam nyo ba? May Halloween contest siya sa Best in Horror Costume pa. Ito, oh. Yung 13 finalists muna, yung na 13 kanina, yung tag 100. Oh, all the 13 finalists first, go in line. Oh, born again ito si Manny Pacquiao. Pero yung pagdiwang nila, yung mga horror, oh, may mga napansin niyo. Ito ang ipinagbabawal ng simbahang Katoliko. Ang selebrasyon na nakamaskara ng mukha ng mga demonyo. Pero ang pag-alala natin sa mga banal, ang pag-alala natin sa mga yumao, napaka-biblical yan. Tatalakayin natin. Samahan niyo ko. Kumusta muli? Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At sa mga bago pa lang, sa mga suking taga-subaybay natin, huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Kumusta sa lahat natin mga suking taga-subaybay? Welcome po sa ating mga nagsubaybay, Katoliko man at hindi Katoliko. Manny Navalis, maayong adlaw bro, gikan diri sa Mahaplaga Leyte. So, sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay, grabe ang putak na putak dito ang mga born again na mga mangangaral, pero di nila lubos na unawaan itong tinutulig sa nila. Wala pagkakaiba kay Pastor Apollo Kibuloy, di po ba? Naalala nyo yung banat ni Pastor Apollo Kibuloy? Enrico Junior Dailan, yung nag-celebrate ng Halloween na walang alam sa Rotkos, why pataka nalangog? Yan, di talaga nila alam kung ano ang salitang Halloween. Akala nila isa demonyo na yan. Kung tingnan natin ang kasaysayan, kaya nga ipinagdiwang natin ang Nobyembre 1 o Nobyembre 2 para mahinto na yung selebrasyon ng mga pagano noon na nagdiwang sa mga kademonyuhan at pinalitan sa pag-alala sa lahat na mga santo na mga bayani ng ating pananampalataya. Pero, napakatuso talaga ng demonyo, di ba? Kung ang iba't ibang sikta ay pakanan ng demonyo ayon sa ikalawang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 12 hanggang 15, ganon din. Magtutulungan sila
para elihis ang tamang aral sa tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoong Isos. Si Buono itong pastora na ito ng Born Again. Pakinggan natin ang kaniyang banat ito. Kristohanon, pagmata, Halloween is a demonic celebration sa panahon. Oh, yan. Halloween is a demonic celebration para sa naturang pastora. Halloween is a demonic celebration. Ang tanong, dahil po ba may gumagamit sa salitang Halloween, nakamaskara ng mga mukha ng demonyo, ay demonic celebration na? Ano po ba ang salitang Halloween? Di po ba nila alam na ang salitang Halloween, mga kapatid, ay ito'y isang contraction ng salitang Old English, All Hallows Eve, na ibig sabihin sa Old English, mga kapatid, nangangahulugan itong banal. No? So, sa verb, nangangahulugan itong holy sa English, at ang salitang Halloween, ibig sabihin, pagderewang sa lahat ng mga santo. Kumpara sa kanila, ang salitang Halloween ay sa demonyo, di ba nila alam na sa King James Version na kasulat mismo sa Mateo Kapitulo 6, Versikulo 9, ang utos ng ating Panginoong Hesus, kung manalangin kayo, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Diyan ang galing ang Halloween. Holy. Pag-alala sa lahat ng mga banal. Okay, tuloy natin siya. Huwag nga nag-celebrar ka sa Halloween, imong ga-welcome ang presensya sa demonyo. Yung pag-celebrate daw umano sa mga sa Halloween, ay wini-welcome mo ang presensya ng demonyo. O na, pag ang layunin mo celebration ng Halloween pero nakasuot ka ng maskara ng demonyo, yun ang talagang ipinagbabawal ng simbahang Katoliko. Kaya nga, paulit-ulit nating tinatalakay at binanggit yung unang Korinto 10:20 na sabi ni San Pablo na nakasulat yan na yung celebration ng mga pagano ay pag-alay ng kanilang handog sa mga demonyo. At ano yun pa kay San Pablo? Hindi yan sa Diyos. Ayaw kong maging kaisa kayo sa mga demonyo. Yun ang ipinagbabawal ng simbahang Katoliko. Pero ang ating selebrasyon ay hindi selebrasyon para sa mga demonyo. Ang ating selebrasyon mula sa Pizza Uno kahapon ay selebrasyon para sa mga santo na ang simbahan ay nagpupuri sa banal. Ito mga santong ito, no, na banal na mga ginagawa nila na nagpaalala sa atin. Kung tignan natin ang mabasa sa Biblia sa Sirach Kapitulo 40. Sandali, sandali ba? Kristohanon, pagmata! Halloween is a demonic celebration. Sa panahon nga nag-celebrar ka sa Halloween, imong gi-welcome ang presensya sa demonyo o imong gisalikway ang presensya sa Ginoo. Ang tinuod nga Kristohanon, dili na mag-celebrate sa demonyo. Ang tunay, wala tayong tutol na ang tunay na Kristiyano ay di dapat magdiwang sa pagdiriwang ng mga demonyo. Unang Korinto Kapitulo 10, Versikulo 20. Pero walang ipinagbabawal sa Biblia na alalahanin yung sa mga banal, yung sa mga santo. Bakit? Napakalinaw po ang mabasa sa Sirach Kapitulo 44:15. Ang problema lang dito, mga kapatid, ang aklat na ito ay tinanggal sa mga Protestante sa 1827 sa British Foreign Bible Society. Ito ang mabasa natin. But these were men of mercy whose godly deeds have not failed. Good things continue with their seed. Their prosperity are a holy inheritance, and their seed hath stood in the covenant. And their children
for their sake remain forever. Their seed and their glory shall not be forsaken. Their bodies are buried in peace, and their name liveth unto generation and generation. Let the people show forth their wisdom, and the church declare their praise. Ano daw? Ang tunay na simbahan, e-deklara yung kanilang ang kanilang mga kabanalan. Okay, yun ang ipinagdiwang natin kahapon. Okay, tuloy natin itong pastura ng Born Again. Ang tinuod ng Kristuhanon, dili na mag-apil-apil sa kalihukan ng pangkalibutanon. Oh, so ang tunay daw o mano na Kristiyano ay hindi na makisali sa selebrasyon na pangmundo. Oh, eh wala tayong total diyan, pero yun po bang selebrasyon, lalo na sa pagdiriwang natin sa at pag-alala sa mga yumao, yun po ba ay ibig sabihin pangkalibutanon? Hindi, dahil napaka-biblical yan. Hebreo kapitulo 3 versikulo 7, alalahanin ninyo ang mga dating namuno sa inyo, ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay, at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Yun ang mga santo, yun ang mga banal na inalala natin at tularan natin. Dahil sa ating pag-alala at pagluwalhati sa kanila, naluwalhati din ang Diyos na siya ang source ng kabanalan. Juan 17:10, ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, ang lahat ng akin ay sa iyo, at ang lahat ng sa iyo ay akin, at naluwalhati ako sa pamamagitan nila. At di lang yan, napaka-biblical po ang sabi sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 10. Ito ang sabi ni San Pablo, on that day the Lord will be glorified in His saints. Ano daw? Sa araw na ito, ang Diyos ay maluwalhati sa pamamagitan ng kaniyang mga santo. Napaka linaw po, mga mahal na kapatid, ang mabasa mismo sa Biblia. Una, para ipaabot ko dito, kundulin sa diocese ng Talibon, isa sa mga exorcist, dating chief exorcist nila. Ngayon, ang chief exorcist nila si Father Aster Felicilda. Pero bago si Father Aster Felicilda, si Father Alexander Asterio ang chief exorcist noon. At nalaman ko kanina, si Father Alexander ay biglang pumanaw sa kapistahan ng pagdiriwang natin sa All Souls Day. Mga kapatid, ipanalangin natin, isa sa mga exorcist sa Diocese of Talibon na pumanaw ngayong araw na ito, pakisali po sa inyong panalangin. Kung iba ang interpretasyon sa mga RC, huwag niyong ibuto sa mga RC ang huwag niyong ibuto sa mga RC ang inyong interpretasyon, madam. Okay, sabi ni Jan. Okay, so tuloy natin, ha, tuloy natin. Yung pagdiriwang, lalo na ang pag-alala sa mga yumao, napaka-biblical kahit na sa lumang tipan. Bakit? Tingnan niyo, silipin niyo ang Ruth chapter 2 verse 20. Anong mabasa? The Lord bless him, Naomi said to her daughters-in-law, He has not stopped showing His kindness to the living and the dead. She added, that man is our close relative. He is one of our guardian
Redeemers. Ano daw? Napakalinaw ang mabasa noon pa man na sabi dito, the Lord bless him. Naomi said to her daughter-in-law, he has not stopped showing his kindness to the living and the dead. Ano daw? Ang pagpakita sa kabutihan sa mga buhay at sa mga patay. Nasa Ruth chapter 2 verse 20 yan. Pero ang problema, itong maling akala nila na basta pagdiriwang ng Halloween, ang Halloween ay sa demonyo na. Ha? Ang tanong, saan ba mabasa sa Biblia na yung mga yumao natin ay di na dapat alalahanin? Ang daming mabasa sa Biblia na dapat, ano, sa Ruth kapitulo 20 verse, Ruth kapitulo 2 versikulo 20, he has not stopped showing his kindness to the living and the dead. Oh, so napaka-biblical talaga mga kapatid. At di lang yan, kung tingnan natin ang mabasa sa Sirach kapitulo 38 versikulo 16. Ito ang mabasa natin sa Biblia mga kapatid. Oh, Sirach 38:16. My son, let your tears fall for the dead. And as one of who is suffering grievously, begin the lament. Lay out his body with the honor due to him, and do not neglect his burial. Ano daw? Do not neglect his burial. Sa Cebuano, ang alam nyo ang nakasulat sa Cebuano, huwag kayong makalimot sa pagbisita sa kanilang libingan. Sa Cebuano, nakasulat yan. Pero sa English na binasa natin, do not neglect his burial. O, so, di mo ba napaka-biblical? Kung sasabihin nila dapat sa Biblia lang, o sige, saan sa Biblia? Na yung mga yumao natin ay di na dapat alalahanin. Ang objection kasi sa ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, di dapat ipagdiwang, lalo na ang All Souls Day, All Saints Day. Bakit? Una, wala daw mabasa din sa Biblia ang purgatorio. Bakit? May mabasa ba kayo sa Biblia ninyong King James Version na sementeryo? May mabasa ba kayo sementeryo? Di po ba wala? Oh, libingan ang mabasa. May mabasang libingan pero walang salitang sementeryo. Ang purgatorio, nauna nating tinatalakay mga kapatid, napaka-biblical yan. At pinangalanan ng simbahang katoliko purgatorio. Bakit? Dahil ang simbahang katoliko ay siyang haligi at suhay ng katotohanan. 1 Timoteo kapitulo 3 versikulo 15, inutusan ng ating Panginoong Hesukristo ayon sa Biblia sa San Juan kapitulo 15, feed my sheep. Anong ibig sabihin ng feed my sheep? Jeremiah chapter 31 verse Jeremiah. Oh, napakalinaw 'yan. I will give you a pastor with all my heart and he will feed you with knowledge and doctrine. Okay, tuloy natin si Pastora. Ito. The word of God says in the book of Matthew 16 verse 18. Oh, so kinukot niya ang San Mateo Kapitulo 16-18. Ano daw? May mabasa ba diyan? Bawal ang pagdiriwang sa mga santo? Wala naman. Sasulti ang pekaw o ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang abo. And so I tell you, Peter, upon this rock, I will build my church. Wala naman tayong tutol diyan.
na yung simbahang yan ay hindi yan born again, kundi ang simbahang yan ay walang iba kundi ang Iglesia Katolika. Dahil kung tingnan natin ang Acts chapter 9 verse 31 sa original Greek Bible, himien on Iglesia Katolis, tis Judaeas kay Galileas kay Samarias, erinin ikinyan oy kumudumini. Ang simbahan, umbisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog nini. Unsa? Ang kamatayon, dili gayud makabuntog nini. Yes! Di talaga makabuntog ang kamatayon sa tunay na iglesia. Kaya ang kamatayan ay hindi yan dahilan upang makalimutan natin yung mga yumaona natin. Kahit pa sa lumang tipan, ipinalangin at nag-alay pa ng salapi si Judas Maccabeo. Nasa ikalawang Maccabeo Kapitulo 12, versikulo 43-45. Nagpalikom siya ng mga kaloob na umaabot sa halagang 4 libra pilak at ipinadala ito sa Jerusalem upang ihandog na pantubos sa kasalanan. Ginawa ito ni Judas sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay sa mga patay. Kung hindi siya umaasa na ang mga patay ay muling mabuhay, magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga namatay na dahil buo ang kaniyang paniniwala na ang lahat ng mga namamatay na nananatiling makadiyos ay tatanggap ng dakilang gantimpala. Ginawa niya ang paghahandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. See? Napaka-biblika. Ang biblikal, mga kapatid, ang problema lang nitong mga anti-katoliko, tinanggal nila yan. Ha? Tinanggal nila yan sa kanilang Biblia. Ang 1611 King James Version meron yan. Ang 1827 British Foreign Bible Society, tinanggal nila yan. Hello, kapatid, the birds. Fasyone. Okay. Tuloy natin si Pastora. Pero ang problema karon, ang mga kasimbahanan igsoon, nagsilibrar na usab sa mga patay. Oh, yun. Ang problema o mano, ang mga kaiglesiahan ngayon ay nagdiwang sa mga patay. Ang ipinagdiwang natin, yung mga yumao. No? Ang ating mga yumao, napaka-biblical yan na dapat alalahanin natin. San Pablo nga, nanalangin sa matagal ng patayang kaibigan na si Onesiporo. Nasa ikalawang Timoteo Kapitulo 16 yan. Sabi ni San Pablo na, I pray that the Lord will be kind to the family of Onesiporos. He often stirred me up and wasn't ashamed of me when I was put in jail. Then after he arrived in Rome, he searched everywhere until he found me. I pray that the Lord will ask God to show mercy to Onesiporos on the day of judgment. You know how much he helped me in Ephesus. Also, napakalinaw ang sabi ni San Pablo, I pray that the Lord Jesus will ask God to show mercy to Onesiporos. At alam na natin, sasabihin ng mga siktang tataglang tao, saan mabasa dyan? Na si Onesiporos patay na. Tingnan natin ang mga biblical scholars, ano ang kanilang paliwanag dito. Sabi dito, Onesiporos is anon. He must have been a member of the church at Ephesus where his family is still resided. The expression of St. Paul conveys the impression that this generous person was then at that time Herod. See? Patay na pala si Onesiporo nang isulat ni San Pablo yan. At ano ang sabi ni San Pablo nang isulat niya? Napatay na umano si Onesiporo. San Pablo'y nagsabi, napakalinaw ang sabi ni San Pablo dito,
I pray that the Lord Jesus will ask God to show mercy to Onesiphorus on the day of judgment. Alam naman natin, ang tao agad-agad pagkatapos mamatay, haharap sa hukuman. Hebreo Kapitulo 9, versikulo 27. Tuloy natin si Pastora. Isang pagmata! Ayaw pag-celebrate kauban ang demonyo. Na naman sa panahon nga celebrate ka, kauban ang demonyo. Okay. Imong di-welcome ang presensya. Oh, ayan. Talaga namang hindi yan ang layunin ng simbahang Katoliko. Pero kahit na itong pastorang ito sa born again, di talaga nila alam yung ipinagdiwang ng simbahang Katoliko, putak na lang. Wala daw makipag-celebrate makagdemonyo kung tinood kang anak sa Ginoo. Sa panahon galing aga-celebrate. Oh, so, ulitin natin na ang pagdiriwang kaugnay sa Halloween, hindi yan celebration ng demonyo, kundi pag-alala sa mga yumao at panalangin alang sa mga yumao. Kag Halloween o kanang kalaggalag, ikaw mismo go open portal sa mga witchcraft. Oh, yung mga kalaggalag daw, All Souls din na pagbukas ng pintuan sa mga demonyo. Pero si Manny Pacquiao, born again na yan. O, tingnan niyo. Yung 13 finalists muna, yung na 13 oh, kanina. So, may pa-contest siya. 100. Oh, all the 13 finalists first. Go. Oh, may $100 sa mga 13 finalists umano na nakasuot ng horror costumes dito. Online. Money will give you the 100 each. Are you the situation? Oh, born again na siya. Preacher na siya ng born again dito. Ha? Oh. Preacher na siya ng born again. No? So, ito, tuloy natin mga kapatid. Group picture, ha? Ready. Thank you. Oh, so, ito ang ipinagbawal ng simbahang Katoliko. Yung nakasuot ng maskara ng mga demonyo. Pero dito, makita natin si Manny Pacquiao, born again. Mangangaral na ng born again. Pero, napansin ninyo, may pa-contest pa siya. Oh, ito, mga born again na pastor. Pastora, anong masasabi ninyo sa kasama ninyo na born again? May pa-contest pa dito, oh. Thank you talaga. Si Elvis Presley. Oh, Elvis. Oh, may Elvis Presley. Si, yung kasama ito ni Manny. Hey, Rick James. Before he came here, they're big trouble. That's why I do. Malapit na my face. May pinahirapan pa ako mag-Elvis nito. Pacquiao Margarito. How do you see it going now? 2 weeks left. I don't know what to tell you. I'm so busy fixing my hair. Finally, we'll do it. Boss. So, yun ang ipinagbabawal sa simbahang Katoliko, mga kapatid, na makasuot ng maskara ng sa demonyo. Yun ang ipinagbabawal. Pero yung pagdiriwang natin sa mga santo, mga mahal na kapatid, no, at pagdiriwang natin lalo na sa mga yumao, di yan bawal. Lalo na ang pagpanalangin para sa kanila. Bakit? Napaka-biblical yan mula pa noon. Ito ang ating mabasa sa Sirah Kapitulo 33. Magmagandang loob ka sa mga buhay at huwag mong ipagkait ang tulong mo sa mga patay. O sige, kung gusto nila letra po letra nang sinabi, huwag mong ipagkait ang tulong mo sa mga patay. Ano ito kung hindi panalangin? Ha? Ano ito kung hindi na natin sila alalahanin? Yun ang dahilan kung bakit ang ibang mga sikta, mga kapatid, tinanggal nila yan. Ha? Tinanggal nila yan sa kanilang Biblia. Dahil takot sila, mayroon pala sa Biblia na dapat alalahanin natin yung mga yumao. Oh. Pero kung tanongin natin sila, saan mabasa sa Biblia na di na dapat natin alalahanin yung mga yumao? Wala naman sila mabasa. Di pa gusto nila letra for letra mabasa sa Biblia. Ang di mabasa sa Biblia, di dapat paniniwalaan. No. Ngayon,
huwag ipagkait ang ayon sa Sirac City 33, so huwag ipagkait ang tulong sa mga patay. Yun bang mga mabuti nating gawa ay makaipikto ba yan, lalo na sa mga kaluluwan na sa purgatorio? Makaipikto yan. Nehemiah chapter 1 verse 9, ngunit kung kayo'y magsibalik sa akin at ingatan ninyo ang aking mga utos at gawin bagaman ang mga nangangkatapon sa inyo ay nasa kaduluduluwang bahagi ng mga langit, akin ngang apipisanin sila mula roon at dadalhin ko sila sa dakong aking pinili upang patahanin doon ang aking pangalan. See? Kaya sa lahat natin mga kapatid na nagdiwa ngayon para sa All Saints Day, All Souls Day, huwag kayong maniniwala nito mga pastora na putak na ang ating pagdiriwang ay para sa mga demonyo. Nilihis lamang nila ang isyo, no? Kundi pagdiriwang para sa mga yumao. At ating ipanalangin ang ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, dahil alam naman natin na biktima lang din sila, no? Biktima lang din sila sa maling akala. Kung maalala nyo, noon pa man sa lumang tipan mga kapatid, ang pagbisita sa sementeryo, napaka-biblical na. Ito ang mabasa natin sa Nehemiah 1:6. Pakinggan ngayon ng iyong tainga at idilat ang inyong mga mata upang inyong dinggin ang dalangin ng inyong lingkod na aking idinalangin sa harap mo sa panahong ito, araw at gabi, dahil sa mga anak ni Israel na iyong mga lingkod, habang aking ipinahayag ang mga kasalanan ng mga anak ni Israel na aming ipinagkasala laban sa iyo. Oo, ako at ang sangkabahayan ng aking mga magulang ay nagkasala. So may dalangin para sa kaniyang mga kamag-anak at mga magulang. Ang tanong, ito ba sila'y buhay? Tingnan natin sa Nehemiah 2:9-5. Sinabi ko sa hari, kung pahintulutan po ninyo ako, kamahalan, nais kong umuwi sa Huda upang itayong muli ang lungsod na pinaglilibingan sa aking mga ninuno. Oh. So, patay na, yumao na yung mga ninuno. Pero kung tingnan natin ang Nehemiah 1:6, idalangin, pinagdasal yung kanilang mga kasalanan. So, maraming salamat sa inyong pagsubaybay mga kapatid sa ating live streaming. At muli, at totoo ang impyerno mga kapatid, ito punong-puno ng mga kasakitan. Kaya kailangan talaga na habang buhay pa tayo, iwasan natin na mamuhay sa mortal na kasalanan, dahil merong siguradong papuntahan at ito ang impyerno. Ngunit meron ding tinatawag na purgatorio, at ang purgatorio, apoy din yan. Marcos 9:49.
Marcos 9:49 o ng Corinto 3:15. Sila ay holy souls in purgatory. Ngunit ang kanilang final destiny ay papuntang langit na. Nadilid lang. Bakit? Dahil alam naman natin sa Mateo Kapitulo 5:8 na blessed are those who are pure in heart, for they will see the Lord. So kung di ka pure in heart, di ka makakita sa Diyos. Revelation chapter 21:27. No one unclean can enter in heaven. Kaya, makakatulong ba, makapagbago ba ang ating panalangin para sa eternal destiny ng kaluluwa ng tao? Hindi. Pero bakit kailangan nating ipanalangin? Merong bang epekto sa eternal destiny ng mga yumao ang ating panalangin? Ang sagot, walang nang effect yung prayers natin sa eternal destiny ng mga yumao. Kasi sabi ni San Pablo, pagkatapag ang tao ay namatay, judgment na agad. So para sa atin, yung judgment na yan, ang ibig sabihin niyan ay papasok na siya sa eternal recompense, eternal destiny. Heaven or hell? Salvation or damnation? Eh, Father, yung purgatory, sa purgatorio, ang eternal destiny nila ay langit. Sure na sila na pupunta sila sa langit. Delayed lang ang kanilang pagpasok. Kaya ang tawag natin sa kanila, in our pious tradition, these are holy souls in purgatory. They are destined to enter into the heavenly beatitude. Kaya lang, kailangan pang linisin ng husto ang kanilang kaluluwa. Dahil ang pag-ibig nila sa Diyos habang sila'y nabubuhay ay hindi perfect. Ano kahulugan nun? Kasi sa Beatitudes ang sinabi, blessed are the pure of heart, for they shall see God. So nung sila'y nabubuhay, mahal nila ang Diyos. Sumasampalataya sila sa Diyos. Nagsusumikap silang maging mabuti at gawin ang kalooban ng Panginoon, pero hindi 100%. Eh kailangan pure of heart, kailangan 100% para makapunta ka sa kaharian ng Diyos. So ang eternal destiny ng mga kaluluwa sa purgatorio ay langit. Doon pumapasok ang ating mga panalangin para sa mga yumao. In other words, pag yung pinagdarasal natin ay nasa langit na, yung panalangin natin na inaalay para sa kanila, hindi na nila magagamit yun. It's not useful for them kasi nasa langit na sila eh. So God will apply those prayers to those in need, those souls that are in need of our prayers. Di ba pag nagdadasal tayo ng Holy Rosary, yung towards the end, sinasabi natin, O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those most in need of your mercy. So yung awa ng Diyos, sa pamamagitan ng ating panalangin, ia-apply niya doon sa nangangailangan ng tulong at dasal natin. Yan, may epekto. May epekto sa mga kaluluwa sa purgatorio. Okay, maraming salamat, Father Winston Cabading, Order of Preachers at Exorcist. Oh, tingnan nyo ngayon. Ito, mga kapatid, oh, born again. Huh? Born again, pumasok sa sementeryo ng Katoliko at nangungulikta. Pagkita natin na, nangungulikta. Oh, born again. Pentecostal. Oh, Pentecostal, born again. Pumasok sa sementeryo, dala yung nangungulikta doon. Kasabay sa selebrasyon na nating mga Katoliko. Tira ng tira itong mga born again, pero kasabay sa selebrasyon. Ito, mga anti-Catholic pumasok at
Nangungulik tao. May dalang sibot. Oh, ayan. Pumasok. Okay. So, maraming salamat po sa lahat natin mga kapatid. Ipagdasal natin sila mga kapatid. San Juan de City, de City. Yun ang sabi ng ating Panginoong Jesus, Santifica Ios en Veritate, Sermo Tuos Veritas Es. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, ito yung lingkod, Brother Del Talibo. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.